Mga kalingap, natatandaan niyo pa ba si Justin, ang kasama ng Team The Rock sa mga paglingap na ginagawa namin? Ngunit sa kwento pong niya na talagang nakapagpadurog ng aming puso, kung paanong pinagsasabay niya ang pag-aaral at ang financial, mga trabaho. May pinag-aaral din po yung mga magulang ko, pero nagsakripisyo po ako na balay dati po akong tumitira sa, nakatira po ako sa Sorsogon, dun sa malapit din sa pilar na binablagan ni na Dodo. Ah, sa pilar? Opo. Grade 8 nandun na po ako hanggang grade 10. So yung pamumuhay po dun, ibang iba dito po. Bali po nung mga panahon na yun, wala pa po nun mga sasakyan dun, ng lubak-lubak yung daan dun. Kaya talaga masasabi mo sarili mo, maiiyak ka talaga kasi yung araw-araw po nilalaka dun talagang napakalayo. Almost 7 kilometer po siya na bundok, hindi straight, taas, baba, tapos ganito lang po yan. Kung gusto nyo pong makatapos, mag-set na po kayo sa mind nyo ng goal nyo sa buhay. Yung goal na yun, huwag nyo lang i-goal, huwag nyo lang pangarapin, gawin nyo din po. Parang yung process, dapat nandun po lagi yung proseso. Huwag nyo lang pong sasabihin sa sarili nyo, ay pangarap ko maging ganito, pero lagi kayo nakahiga. Kalingap, nandito tayo sa loob ng kanyang bahay. Ayun, ito po yung kapitbahay ko lang ito. Kapitbahay ko lang po siya. Kakatukin natin dito kasi mag-isa lang po siya dito, mga kalingap. Ayun. So, puntahan po natin mga kalingap si Justin. Ayun. Uy, bro, kamusta po? Ay, grabe. Grabe naman yun. Galing ka sa school? Oo po, kadadating lang baga. Sige, tayo, nakaano pa po. Nasa padus pa po mga kalingap. Wala, di ka naka uniform ngayon. Andi at... ano lang kami, patapos na pare, practice-practice na lang po sa pa-practice na lang kami sa school. Kailan yung graduation mo? Sa July 13, mga kalinga, pabangan niyo po yan. Grabe, kasama natin dyan ang siyempre, The Rock. Ang Team The Rock po. Oo, ayun. So, dito ka nakadira? Apo, dito. Bali, hindi pa to ganito noon, mga kalinga. Medyo maliit lang din po ito. Pinapayos lang po ito dati. So, yun, nakotay-otay ni na... ni Papa, ganyan. Mm. Bali, si, ano, si Papa muna sa Manila. Opo, no? Natatrabaho po yun ka. May, ano po yun, nilalaban niya siyempre yung pag-aaral namin kahit ano, may sakit sa puso pa. Natatrabaho pa rin. Natatrabaho pa rin po siya. Pipintor. Sa mga building. Establishment. Dito, mag-isa lang po siya dito. Opo. Na tutulog sa bahay na ito, mag-isa. Bali, independent ba? Independent. Oh, marami bro ang ano, natuwa at nag-request ka na sabi. I-ano, i-vlog kita. Kasi parang napapansin nila nga na ano, na parang may something na kwento behind your smile. Yeah! Siyempre po, ano? Yeah, siyempre, sa ano, na-excite nga sila dun sa ano, siyempre. Nakakasama ka palagi sa The Rock. Ano, so, yung maliban kay Kuya Provinciano 2.0, ikaw yung unang nakasama namin. Dito madalas, dito ka, madalas natutulog pag gabi. Apo, kahit kasi, may korto ka. Medyo ano pa po dun sa lab eh, medyo hindi pa po ayos. Kaya, di pa ayos. Patingin daw bro. Dito? Yeah, medyo ano naman po. Ayan. Ah, dito ka nag ano. Hindi ka pa natatakot dito, isa ka dito. Di naman. Eh, matagal na kasi yung ano, matagal na din kasi na panahon na malayo tayo sa ating mga magulang. Yung nagsimula tayo since nung grade 7, nung 8, bali... Grade 7? Ilang taong ka nun? Ano? Ilang taong? 11 years old po ako simula nung... Independent ka na? Independent. Naging independent po ako sa buhay. Natutunan ko yung lahat nang wala ko si... Wala si na mama, wala si na papa. Kasi nga po, dahil din sa financial, kailangan po nilang magtrabaho para sa aming magkakapatid. Bali, ito po mga kalingap dito sa screen. Papakita ko dyan yung picture kung saan ay ano, naka-uniforma pa to. Nagdala-dala ng bootsy ba yun? Bootsy, kasi nasa school po siya. Bali, ang ginagawa mo doon bro, pag mamayang gabi, mag-prepare na kayo ng para ibenta kinabukasan habang nag-aaral kayo.
Kasi ano kanin, eh, tama ba? Kasi po, di ba, yung strand natin is about ABM or about sa business. Mm-hmm. So, bilang estudyante, sabi ko, sarili ko, paano ako makakatulong sa mga magulang ko? Paano ko, ano yung pwede kong gawin para ma-increase yung cash flow natin, yung pera na hindi umaasa sa mga magulang. Sa natin. Murang edad. Ano? Kaya yun po, naisipan ko, mag-create po ako ng ano, ng bali, hindi siya corporation, bali partnership lang po na kung saan may share dun ng ano, ng mga pera, nagsishare kami ng pera, tapos yun pang ginagawa namin capital, tas i-ano namin po, i-sell namin po siya sa school. Ano? Ganun. Magkano yung ano yun, kadalasan na nakikita ninyo dun, kinikita? So, bali, may fixed capital po kami na tig 200 kami na yung capital nyo. Pesos. Mm-hmm. So, ngayon, di po namin ginagalaw yun. Bali, matagal na po kami nag-negosyo, tapos yung every linggo na sinasahod namin, siguro inaabot po ng mga 500. 500? 500. Pero, every week? Sa ganitong edad ko, syempre, para sa akin, mataas na yun kasi di ko makikita yun kasi na maglalakad-lakad lang ako dyan, wala akong ginagawa. Mahirap lalo ngayon yung buhay, di ba? Alam mo yan, di ba? Mahirap, mahirap ng sobra. Pero nakakatuwa at ganyan, ganito sana yung maging mindset ng mga kabataan. No? Yung imbis na, ito, so Justin, dapat pupokus to eh. Pero halaan nyo po mga kalingap, nasa top pa rin to. Talino. Siyempre no? Po mga kalingap. Kaya ano, galing, pinagsasabay niya yung sideline, yung kumbaga saan eh, working student na ganun. High school ka pa lang pero ganyan. Paano pag college mo? Magka-college ka next year na? Yes. O ngayon taon pa rin? Ngayon taon. August? Ano? August yung pasokan na. August. Grabe. Sa malay-layo yun. Kasi sa daig yata yun, di ba? Apo. So, bali yung siguro mangyari na lang po nun mag-boarding na lang tayo, tapos halap din ng sideline, side job. Para po, ano, siyempre. Pambayad ka dun sa... Pambayad po. Boarding. At siyempre, dun po sa, ano, share po ako ng story ko sa buhay. Maaga po tayong nahiwalay sa mga magulang natin kasi nga sa financial may pinag-aaral din po yung mga magulang ko, pero nagsakripisyo po ako na bali dati po akong tumitira sa nakatira po ako sa Sorsogon dun sa malapit din sa Pilar na binablagan ni Nadudo. Ah, sa Pilar? Opo. Grade 8 nandun na po ako hanggang grade 10. So yung pamumuhay po dun ibang iba dito po. Bali po nung mga panahon na yun, wala pa po nung mga sasakyan doon, ng lubak-lubak yung daan doon. Kaya talaga masasabi mo sarili mo na maiiyak ka talaga kasi yung araw-araw po nilalakad doon talagang napakalayo. Almost 7 kilometer po siya na bundok, hindi straight, taas, baba, tas maputik. Ah, ganun pala talaga. Pero nung time na yun, mas motivated po ako na mag-aral na maikit na. Sabi ko, magsisikap ako kahit araw-araw ako maglakad dito, kahit inaabot na po kami ng alas 7 kasama yung mga titain ko doon kasi nakatira po ako doon sa lolo ko. Tapos bali po yung lolo ko may lupa doon sa bundok na napakalayo na talaga sa Cabiasnan. Kaya tanong nga po kami ng mga tao doon na bakit daw po doon pa kami tumitira kasi nga nandun po kasi yung peace. Yung tahimik na lugar. Kaya yun, pinagsikapan po yun na nung grade 8, grade 9, grade 10, yung lahat na po nung year na yun, mga bid-owner po tayo noon, nabiday. At masaya po ako kasi achievements yun para sa akin na yung hindi man ako ganun nagabayan ng mga magulang ko, pero yung produkto nila, nandito pa din po, isang Justin na nakikita nyo na masiyahin, tapos matulungin sa... Papa. Minsan ba ano na si Papa mo napapanood yung mga vlog natin ng magkakasama nila Dodong? Opo. Nababanggit mo sa kanya? Opo, minsan nababanggit po ko po kay ano kay Papa. Ayun, masaya naman po siya sa ginagawa. Sa ginagawa namin, basta sabi po niya, mas mag-iingat lang po kami palagi. Huwag kakalimutan ang pag-aaral. At yun naman yung ginagawa mo. Opo. No, bihira yung ganito mga kalingap. Pero ito nga lang, kaya share natin yung
kwento nito ni Justin kasi ano na din, kung sakali mag-create siya ng channel, eh baka pwede masuportahan natin mga kalingap. Help na rin po natin sa kanya lalo at magkukulehiyo siya ngayong August yata yung pasokan. Yung start ng pasokan namin ngayon po. At bali po, meron na yan, meron na ba ako YouTube? May YouTube channel na po ako mga kalingap. Pero hindi po siya researchable. May mga kailangan pa tayo. May mga kailangan pa pong ayusin. Ayusin doon. Kung sa gusto pong mag-subscribe, meron po akong yung Justin Aguirre Vlogs. Pa-search na lang po. Tapos sa Facebook po, Martin Aguirre. Bali po may 28 subscriber tayo doon at may mga upload na din tayo doon. Ay, pwede natin i-plug natin kung meron ka ng sige, upload. Sige. Ipakita natin upload sa YouTube mo. Natin, para kahit paano po. Dito lang po siya nahihiga. Dito. Ito yung pag-aawin sa kakatok ako gabi. Ganyan. Dito nakahiga yan. Dito. Sa higaan pong to. Wala kita kayong kama, no? Pero, wala pa po. Sa higtas dito sa upuan. So, napakagaling na bata nito, mga kalingap. Ang ibang bata, unlike ng kinagawa, yun nga, gaaral na din. Minsan, puro laro, di ba? Puro online games. Ikaw, kapag walang pasok, nag-sideline. Para makaipon pang matrikula. Malaga po na bata pa lang kayo, nauubog na yung mga kakakapan na mga sarili nyo. Para sa mga kakakapin yung problema sa hinaharap. Like for example po, kapag nagpamilya, di ba po? Kailangan po na handa na po tayo. Kaya akin po, masaya po ako kasi naturuan nila ako na maging independent. Marami po ako natutunan simula nung nawala sila na hindi ko matututunan kung naandun lang kami sa isang bahay pa. Diba? Napakarami po. Tulad na lang ako na lang. Yung pagpapalaw po, pagkawit ng nyog, pag ano ng karabaw. Napakadami ko pong natutunan dun sa source dun. Tapos yung pag-uwi ko po dito. Ultimo po mga kalingap dun sa akong kumuha ng sasakyan, halimbawa ng sasakyan. Siya pa yung mas marunong sa akin dun sa sasakyan. Kaya grabe, ang galing lahat inaaral niya. Hindi naman sa, di ba, lahat pwede nating aralin kung gusto nating aralin eh. Napakadami po nga. Nasa sa atin pa rin talaga yung kinabukasan natin, hindi dahil, hindi sa iba, kundi sa atin pa rin. Tama po yun. Ayun. Bari yung sa channel, ito po siya mga kalingap, pakita natin yung YouTube channel ni Justin. Yan, medyo malabo. Ayan mga kalingap, pwede nyo po i-search yan. Justin Aguirre Vlogs, yung po kanyang profile mga kalingap. May mga upload na, upload din na rin po siya dyan. Ayun. So, ayun, sana supportahan po natin mga kalingap ang kanyang YouTube channel. Ma-help din po sa kanyang pag-aaral. At siyempre lalo po at nakakasama natin yung bigay ng t-shirt ng Darak Silent Supporters Group. Yun yung nabigay na po natin kay Justin. Thank you kagabi. Po dun. Thank you po dun sa nagbigay po dun kasi may mga tao pala po na nakaka-appreciate sa atin kahit yung extra lang tayo sa mga videos ng Team Darak. Thank you po kasi yun, pati po tayo naabunan po tayo ng mga biyaya na binibigay niyo po sa Team Darak. Maraming salamat po mga kalingap. Grabe. Saka ano yung gusto mong sabihin kung itong video ito nga kasi hindi para lang sa story mo, kundi para makapagbigay ng aral, ng inspirasyon sa lahat, lalo ng mga kabataan na tulad mo. Ilang taong ka na nga? 18 po lang po ako nitong February. 18. Grade 12. Ngayong July, nag-graduate na siya at pupunta po ang Team Darak sa kanyang graduation. Kasi dito na ba si natin siya nga lang po. And then kagraduate, hindi ba pupunta si Papa mo sa graduation? Hindi makakapunta. Hindi ko po alam mga kalingap. Hindi natin sure. Hindi po natin sure pero... Pero nandito naman kami kung sakali. Sana. Kami yung pupunta doon sa graduation mo. Opo, sige. Asahan ko po yan ang Team Darak mga kalingap sa aking graduation at
manood na lang po kayo dun sa mga mangyayari po. Oh, gusto mo sumayaw ba? Gusto mo sumayaw kami dun? Oh, pwede naman. So, pwede mag-intermission dun? Pwede, pwede. Ha? Yung team drag kung sasayaw kami dun? Pwede mga. Pwede po. Saka lalo yung mga classmate po ni, and then teachers po ni Justin. Nanonood talaga sa Team Rochelle. No? Mga ano po sila, mga subscriber at watcher sila ng mga vlog ni Kalinga Prab at yung mga ano niya po, mga kasamahan din po. Tulad ni na BG Scream tapos yung na Dodong Gawin. Anong misa sinasabi ng mga teacher mo kapag yun nga, napapansin nila sa iyo na sipag mo nga, ito, nag-aaral ka and then pinagsasabay mo yung pagtitinda ng kakanin para Sabi po sa akin, pagpatuloy ko lang daw po yung ginagawa ko at mag-aral daw po ako ng mabuti. At yun naman po talaga yung gagawin ko, mga kalinga. So, any message sa lahat ng mga kabataan, katulad mo, pakiramdam nila, lugmok na sila, pakiramdam nila, ito na yung titigil sa pag-aaral. Kasi katulad mo, ikaw, tinataguyod mo yung sarili mo para sa pag-aaral mo, makapagpatuloy ka sa pag-aaral. Kaya yun yung ginagawa mo. Ano yung gusto mong, yung insight mo sa kanila? Para po sa mga kabataang nanonood sa akin ngayon, huwag niyo pong iasa sa iba yung magiging kapalaran niyo. Iasa niyo po yun sa sarili niyo kasi kayo lang, yung sarili niyo lang po ang magiging kasangga niyo po. Huwag niyo pong sisihin yung iba sa naging maling desisyon ninyo. Sisihin niyo po yung sarili niyo. Kasi po, ako po wala po akong mga magulang, pero po nandito po ako. Hindi po ako nagpapabaya, hindi ako bulakbol sa kanto, hindi ako tambay. Nag-aaral po ako ng mabuti, nagsisikap kasi po may pangarap ako. Yun po mga kalingap at ganito lang po yan. Kung gusto niyo pong makatapos, mag-set na po kayo sa mind niyo ng goal niyo sa buhay. Yung goal na yun, huwag niyo lang i-goal. Huwag niyo lang pangarapin, gawin niyo din po. Parang yung process, dapat nandun po lagi yung proseso. Huwag niyo lang pong sasabihin sa sarili niyo, ay pangarap ko maging ganito, pero lagi kayo nakahiga. Dapat po nagsisikap din po kayo na matupad yung pangarap na yun. At yun lamang po mga kalingat. Ano ba bro, yung kukunin yung kurso talaga? Yung ba talaga yung, ano ba yung pangarap mo, goal mo sa buhay bro? Ako po talaga, kasi base sa mga naging experience ko sa buhay, gusto ko po talaga maging future business owner, business investor, at businessman po talaga ang pinaka profession po. Kaya po, ito po nag-exam po ako sa CNSC, CNSC sa Camarines North Estates College. At soon po yan to be university ng Camarines Norte. At pumasa naman po ako ng BSBA and business major in business economics po. So, yun po, pagpapatuloy ko po yung pag-aaral ko doon kahit po mahirap. Pero wala naman po dibang di dumadaan sa hirap, di ba po? Saka naano din ako nung dati, di ba, na mauwi dito si Papa mo. May sakit sa puso. Sa puso, no? And then, mga isang buwan lang ba yun? Wala pa isang buwan. Punta na. Balik na agad. Kasi iniisip niya, ikaw, na di siyang trabaho, pares ko yung magugutom, then hindi niya mag-provide yung kahit pag-aaral. Pero ikaw naman ay talagang nakakatuwa, nakaka-inspire, no? Kasi alam mo yung hirap ng trabaho ng papa mo doon. Kung alam natin yung hirap ng trabaho ng magulang natin, mararamdaman na yun. Pero it doesn't mean po, hindi po ibig sabihin na gawin natin yung ginagawa ni Justin na mag-sideline din tayo. Hindi ganun. Hindi po ganun. Ang ibig ko lang sabihin is, kung ikaw, kung magulang nyo, may kakayahan na magpag-aralin kayo, be thankful, pasalamat pa rin kayo at pahalagahan ninyo. Kasi katulad nito ni Justin, no? Hindi man sila 100% is mapuprovide yung lalo sa pag-aaral niya. Pero ayun, nagagawa pa rin yung paraan talaga si Justin para makapagpatuloy at matupad yung goal niya sa buhay. Hindi dahil yung goal niya is hindi para makagraduate lang. Ang goal niya is
to be a successful man, son at tao, no, yung maging businessman. Yun yung gusto niyang goal. Okay. Yung ano eh, no, Chinese inject na goal. Yung gagraduate ka ng college, hindi para maging employer ka. Employer. Gusto o, ko maging boss. Maging boss. Diba? Yan, magandang mindset. Maging boss tayo sa sarili nating negosyo. Kaya kampanya. Po, mga kalingap, kaya po talaga nagsisikap tayo kahit ano pong mangyari, kahit anuman pressure sa studies natin. Ginagawa po din natin yung pinaka-best natin para matupad po natin yung mga pangarap natin. Yan ang pumakaya. So, ayun, mga kalingap, maraming salamat po sa inyong panonood sa kwento ni Justin. Bali, pakita naman natin bro yung ano, yung tinitiram dito, bali dito. Paano ka nagkakrasa niyan bro? Wala mo pakita sa akin paano ka nagkakrasa dyan. Sanay na ako dito eh. Dito po siya. Dito pala yun o, diyan, dyan, dito naka ano ka niyan. Dito lang. Hindi tuwid ang katawang pag natutulog. Hindi naman, sanayan lang po. Kasi, parang medyo na ano po kasi ako pag sa kwarto ako natutulog kasi parang nakatakot. Okay na po dito kasi syadong madilim eh no. Opo. Grabe oh. Pero wala po siya ano. Kumot lang yan natin. Pag kumakatok po si Vigis Kim, po, edi madali po tayo nagigising. Unlike po kapag nandun ka sa loob talaga pong ano. Kati mo alam kung madilim pa. Yun nga po yung isa sa pinakaayaw ko dyan sa loob. Di mo alam na ano na pala po, tanghali na pala po. Dito mga kalingap, may napansin ako dito. May disconnect dito mga kalingap sa CR nila ba? May disconnect po. Ayun o, pero wala pa rin kayo dito bro, parang ano, no, ball, no? Ay, meron. Dito, oh. Ayan, ito po yung CR nila. Mayroon po yung CR dito na disco light. Ngayon lang po kayo makakakita nito na CR, no? Pwede pa kayong mag-video, okay? Pwede kayong sumayaw, gumawa ng mga TikTok videos. Dito, oh. Grabe. Bro, ang galing na magkakaisip mo, bro. De, napaka... Ano, ano lang, wala lang pambili ng ilaw. Kaya nakilaw ko dito. Grabe o. Ngayon, disco light po o. Grabe. Ayan po. Ayan yung electric ni Justin. Balik bro. Maliban sa rice cooker, dito. Sino nagbabayad ng kuryente? Yung nakukuha mo na din doon? Or yung kay Papa mo pumisa na padala sa Papa? Yes naman po. Nag-share kami ni Nalula. Tapos pinapadalan din po ako ng pambayad din po. Mm-hmm. Mababala naman po. Tinitipid ko po. Tapos... Mga ilan ang ilaw mo lang dito? So, bali, 300 po. Ay, 300. Ang ilaw po. Dalawa lang po yan. Ay, kasama itong disco light. Tama yung disco light. Yung naman po yung makikorin yung mga kalimutan. So, inaabot lang po ng ano, ang bill namin dito. Inaabot lang ng 300. Tinitipid ko po kasi talaga. Siyempre, ano, wag po tayo, ano, masyadong makonsumo. Lalo na po kung hindi naman tayo nagbabayad, di ba po? Nakaya naman po kay Papa, siyempre po ang kakalimutan. Madalas bro, pag ano, di tayo nakikita, ano po yung, ano po yung kinakain mo dito madalas? Kung ano lang yun. Na ano kang toyo? Ay, ito oh, meron ano, ano to bro, nakalagay sa garapon. Ito ba yung nilutaw kong sitaw kahapon na may hibi? Niluto mong sitaw? Sitaw po yan kahapon, nilagay ko po sa garapon. Ito po mga kalimutan, sitaw yan oh. Tignan niyo po, kala ko po yung ano, yung ointment. Yung ba, ano? Sitaw pala yan. Yan ang tanghalian mo bro ngayon. Apo. Kain ka na ba? Di ba? Kain na po mga kalingap. So bali ang expertise din natin kasi nagtapos din ako doon sa amin ng ano po, ng sa culinary ba? Oo. Kaya po magaling tayo magluto mga kalingap. Saan di na papanis? Di na papanis. Pero, mga ilang, kailan pa yan niluto? Siguro mga last day pa yan. Kaso medyo ano lang siya, maayos yung pagkakaluto. Kaya di pa papanis. Kaya di na papanis. Galing. Ano po yan? Yung po sitaw niya. Pinaka-sekreto po dyan, huwag munang tatak na ba? Yo bro, wala nang kanin bro. Paano ka yan? Ubus na, kumain na kasi ako. Yeah. Ayan o. Sabay ikaw din naglalaba. Opo, akalin po lahat dito mga kalinga. Dito ka naglalaba. Ang ganda pag, imagine ko kung naglalaba ka dito sa MCR. Bro, ang ganda kasi may enjoy mo eh. Di, pero di ka pala nahilo dyan. Ikaw nahilo dyan, i-disconnect ka dyan o. Ganda. So dito ka nagluluto, dito sa pugon mo. Dito lang. Kalawang na bro, oh. Ito. Ha?
Ito lang ginagamit natin. Ito na ginagamit panluto. Pang saing panluto. Siyempre, discarte lang yun. Wow, kasi amal ng gasol po ngayon mga kalikap. Tapos mag-isa lang naman siyempre tayo. Kaya yun, ginawa ko na lang. Yung kaisalibay mo. Tapos ginawa ko na lang siyang ano, lutuan na may lutuan ng kanin. Ay, grabe. Grabe. Ganun so, po mga kalikap. Mga discarte. Mga discarte. Para siyempre, para mabuhay siyempre. Siyempre. Ayun, napakagaling po talaga mga kalingap ni Justin. Kaya tuwang-tuwa si Dodong eh. Oo, lalo at ano, maraming salamat sa pag-share ng kwento mo. Maraming salamat. At sa inyo po lahat na nito, nalaman natin yung kwento, buhay ni Justin. Yung goal niya sa buhay. Lahat-lahat. Ayun, maraming salamat po sa inyo po lahat na mga nanood at sa mga nag-share nitong video na to. Maraming salamat. So, paano bro? Thank you at ingat ka palagi. Siya nga pala po. Thank you po sa mga nanood at sana po ay kahit pa paano nakapagbigay tayo ng inspirasyon sa buhay sa mga kabataan dyan na nanonood. Sana po ay naging inspired sila na mas maging motivated sila na mag-aral ng mabuti para makapagtapos at makatulong siyempre po sa mga magulang. Lamang po at maraming salamat po. So yun, maraming salamat po mga kalingap.